So, paano ko nga ba ito nagagawa? Guys, ang aming treatment ay hindi naman magic na from damaged hair, magiging super healthy hair ka with just one product. So, after mo gumamit ng treatment, syempre, kailangan maganda rin ang hair care routine mo. Kasi kung araw-araw ka naman nagsha-shampoo, and mali naman yung process na ginagawa mo sa pagsha-shampoo mo, syempre, mawawala din kagad ang effect and magiging dry din kagad ang hair mo. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa kong maintenance or hair care routine sa aking hair, lalong-lalo na kapag ako ay kaka-hair treatment lang. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko na-maintain na healthy and long-lasting ang effect ng Systeem Keratin Duo, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So, several weeks ago, nag-upload ako ng video and iiwanan ko yan dito sa info box up. Pinakita ko doon ang step-by-step process ng aming Systeem Keratin Duo by Oh My Lolly. Since I am currently pregnant right now, ginawa ko ang video na yon para ipakita sa inyo na this kind of treatment is safe for pregnant women. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is paano nga ba nagiging long-lasting ang effect ng Systeem Keratin Duo. So before we do that, disclaimer lang guys, no? Ang aming duo treatment ay may straightening effect up to 80% straightening, depende sa inyong hair condition. So kung ang buhok nyo ay very, very damaged naman, or kulot na kulot kayo, don't expect naman na parang rebound ang magiging straightness ng inyong buhok. So, ang buhok ko kasi bago ito is wavy. So, parang mga nasa 2A, 2B ang aking wave sa hair. So, okay lang sa akin kahit may bumalik na wave sa aking buhok. Ang purpose ko naman talaga is maging more manageable siya, less buhaghag. And ayun nga, nakakuha naman ako ng straightening effect. So, as you can see right now guys, ang buhok ko, kahit ilang linggo na ang lumipas, bagsak pa rin siya and super happy ko kasi nawala talaga yung frizz sa aking hair. So, mas madali ko siyang nasa-style ngayon. So, paano ko nga ba ito nagagawa? Guys, ang aming treatment ay hindi naman magic na from damaged hair, magiging super healthy hair ka with just one product. So, after mo gumamit ng treatment, syempre, kailangan maganda rin ang hair care routine mo. Kasi kung araw-araw ka naman nagsha-shampoo, and mali naman yung process na ginagawa mo sa pagsha-shampoo mo, syempre, mawawala din kagad ang effect and magiging dry din kagad ang hair mo. So, step one sa aking hair care routine, especially if it's a wash day, is to shampoo my root area only. So, kailangan guys, pag nagsha-shampoo tayo ng buhok, mas okay kung ang product na gagamitin natin ay sulfate-free dahil mas mapoprolong niya ang mga effects ng kahit anong treatment sa buhok. Kasi yung sulfate, ito yung nakakapagpa-dry ng buhok. Kasi ito yung nakakalinis din naman actually. So, kapag sulfate-free ang shampoo nyo, mas mild ito. Meron ding proper way sa pagsha-shampoo ng hair. So, as you can see guys, kapag kukuha kayo ng shampoo, i-emulsify nyo muna siya or i-rub nyo muna siya sa palm nyo bago nyo siya i-a-apply sa inyong anit. At dahil ang focus nga lang natin ay scalp at scalp lang naman talaga ang kailangan ng shampoo, make sure na lahat ng parts ng scalp nyo is nalalagyan ng shampoo. So, ang ginagawa ko is sinahati ko ang buhok ko into parts para malalagyan ko rin yung gitnang part and I make sure na lahat ng parts ng aking buhok ay parang nagbabubble siya bago ko siya i-rinse. After shampoo is of course conditioner. So kung meron kayong sulfate-free na conditioner, then go for it. Pero mas prefer ko na pumili kayo ng conditioner na talagang hiyang kayo. Yung hindi kayo nangangate or hindi kayo dinadandruff na conditioner. And of course, make sure it's also moisturizing. So kung meron kayong conditioner na may keratin, makakatulong din ito and makakapagpalambot ng buhok. When applying conditioner, make sure na talagang pigang-piga yung buhok nyo para hindi siya basang-basa bago mag-apply ng conditioner. Kasi kapag matubig na yung buhok at nag-apply ka ng conditioner, parang pinatong mo lang siya sa ibabaw ng tubig. So, hindi siya masyado nasisip-sip ng cuticles ng hair. Start with the ends kasi ang ends natin ang usually very, very damaged and work your way up. So, hindi natin papaabutin ng conditioner sa ating anit.
para medyo magtagal naman ang ating hair na hindi siya nagiging oily. Ang conditioner, usually iniiwan ko yan ng 3 to 5 minutes. So, nilalagay ko siya sa parang clamp. Or kung hair mask day mo naman, iwanan mo siya ng mga 10 to 20 minutes or 30 minutes sa iyong buhok para mas maging malambot. Make sure na kapag nagbabanlaw kayo ng buhok, talagang mababanlawan nyo siya ng maayos. Now, for styling the hair, I usually dry my hair sa tapat ng electric fan. Alam ko may video na ako niyan. Pero lately, kasi may mga nababasa ako na mas maganda daw na binablow dry ang buhok kesa ina-air dry kasi ang purpose lang ito is kailangan matuyo yung buhok mo sa lalong madaling panahon. Kasi habang nagtatagal, nabasa siya, mas maraming chance na maging buhaghag siya. So kapag yung buhok ko parang halos tuyo na dun sa akin pag-air dry sa electric fan, ina-applyan ko ito ng serum. So pumili kayo ng serum na talagang hiyang kayo and yung medyo lightweight na kapag kahit oil siya or serum siya, pag in-apply mo siya sa buhok mo is hindi ito heavy na magiging oily ang buhok. Napansin ko na mas effective ang serum lalo na kapag medyo may konting basa pa yung buhok. And then, ibo-blower mo siya together with that serum. Kung meron kayong heat protectant, pwede rin kayong gumamit. So, kapag ako ay nagbo-blower, usually naman, mga nasa medium heat lang ang ginagamit ko dahil almost dry na rin naman yung aking hair. Dito, makikita mo talaga na super put together ang iyong buhok, lalo na kapag ganitong process ang gagamitin mo. And then, after that, kapag napansin ko na parang kulang pa yung serum na in-apply ko, lalagyan ko uli yung aking ends para mas maganda yung bagsak ng buhok ko. And then yung natira, yun lang ang ipapahid ko dito sa may bandang taas dahil ayoko nga na maging super oily ang aking hair. So that's what I do with my hair care routine, guys. Wala naman masyadong complicated sa ginawa ko. And ilang products lang din naman ang aking in-apply. Talagang e-effortan mo lang para maging maganda ang iyong hair. So nakatulong talaga yung treatment dahil nag-lessen yung time na ako ay nag-aayos ng buhok. Kasi dati kapag ako ay nagbo-blower, talagang very frizzy yung buhok, parang nagpa-puff din siya and hindi siya bagsak katulad ngayon. Iiwanan ko sa description box below lahat ng mga products na ginamit ko sa video na ito kung gusto nyo rin siyang gayahin. But again, iba-iba tayo ng hair, so kailangan alam nyo kung saan kayo hiyang. Sana may natutunan kayo sa video na ito. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!